Magandang araw mga mag-aaral, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hierarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatutuhanang pag-unlad ng ating pagkatao, especially 7 PBIIID 10.3, na isasagawa ang paglalapat ng mga tiyak na hakbang upang mapataas ang antas ng kanyang mga pagpapahalaga, especially 7 PBIIID 10.4. Ang hierarkiya ng pagpapahalaga, isa, pandamdam pagpapahalaga, sense or values. Tinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga, tumutukoy sa pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa padamdam ng tao. Pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan. Pagkain, tubig, damit, tirahan, at iba pang material na bagay. 2. Pamumuhay na pagpapahalaga, vital values. Mabubuting halaga ng buhay, pagmamahal sa tao, pagpapahalaga sa pagkakaroon ng pahinga. Masiguro dapat ang kaayusan at kabutihan. 3. Mga spiritual na pagpapahalaga, spiritual values. Mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa 2 nabanggit. Pagpapahalagang para sa kabutihan at pagpapalakas ng pananampalataya. Pagpapahalagang pangkagandahan, aesthetic values. Pagpapahalaga sa katarungan, values of justice. Pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan, value of full cognition of truth. 4. Banal na pagpapahalaga, holy values. Pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan ng katuparan ng kaganapan hindi lamang ng material na kalikasan ng tao kundi maging ng kanyang spiritual na kalikasan. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.